Siguro mga 2 weeks ago lang nung nag-decide ako na magpa-rhinoplasty. Tingnan natin kung ano yung magbabago. Ano talaga? Parang pinaka-arte. Ako komportable dito. Alam kung ano magiging reaction nyo dito sa gagawin ko. Bukas, isasama ko kayo sa operation ko. May nasal operation ako tomorrow. Actually, mabilisan lang nangyari to. Siguro mga 2 weeks ago lang nung nag-decide ako na magpa-rhinoplasty. 2 weeks ago, parang na-schedule na ako. And, ayun, nagpa-medical na ako, ganyan. Kanina, nakapag-swab na rin ako. Tapos, ayun, tuloy na kami bukas. And, kasama sa pre-med and post-med ng rhinoplasty is uminom ng pineapple. So, para daw mas mabilis gumaling. 12:30 na. Bukas ng 12 PM, kailangan nandoon na ako sa clinic. Tapos, ayun, iinom lang ako nito before going to bed. And then, iinom lang din ako ng gamot para masarap ang aking tulog. Kinakabahan ako, guys, na excited. Hindi ko alam kung alam niyo yung ganong feeling. But iba kasi parang kabado lang eh. Ako kasi sobrang buong-buo talaga yung loob ko. And malalaman nyo bukas kung bakit kailangan kong magpa-rhinoplasty. So, ayun. Morning! So, last meal. Ganito bago ako mag-fasting. Magsi-7 na. So, after 7, hindi na ako pwede kumain ng pagkain or ng uminom ng kahit ano. So, kakain ako ng mabilis para makainom ako ng last na gamot ko din for pre-med. Tapos, ayun. Matutulog na muna ako ulit kasi mamayang 12 noon pa naman ako kailangan sa clinic. Anong tinatawa mo? Anong tinatawa mo dyan? Sisit off ka ba kasi ng camera eh. Bakit? Nakadilat ng mata mo. Vloggeris ka na agad. Kailangan kong ipakita sa kanila yung gagawin. Mas kailangan kita. Buti na lang talaga ay wala akong ibang dinasal. Kay Mal. Makapusod ka. Hi! So, paalis na ako ng bahay. Ito yung outfit. Pantulog lang kasi kailangan maluwag daw yung damit. So, wala rin ako makeup kasi bawal. Actually, late na ako makakaalis. Pero ayun, papunta na ako. Nakapantulog lang ako. Itim ng kamay ko. Dapat mumuntan siya na sweet. Tapos, paghawak. Imbis na masweetan, may na-realize. Ang itim ng kamay ko. Oh, pinalo mo na, hindi pa namula. Hindi mo masyadong ano yung palo ko yun. Baka natatakbo mo. Ganda ba ako dyan? Wala akong makeup eh. Ganda. Agad ito. Oh? Itim ng kamay ko. Ay, kabado ka no. Hindi oh. Excited na nga ako itulog. Ano yan? Sinizoomin mo pa? Oh, tignan natin ako. Tignan natin kung ano yung magbabago. Nag-aalala ka. Bakit? Kaya? Nag-aalala ka. Alam kong malakas ang loob.
Cleared naman lahat ng language mo. Yay! Oh, you are indeed very healthy. Sabi ko nga sa iyo, for the longest time, parado nga yung isang parte ng ilong ko. Yung isa, hindi na almost makakuha ng air. So, talagang... May symptom ka talaga. Meron talaga, hindi lang aesthetic. So, meron ka talagang times na nahirapan ka kung yan. Ano talaga, parang hindi lang siya arte. Parang sabi ko nga eh, more on bonus na lang yung... Yung look sa gaganda siya. More on, sabi ko, gusto ko talaga maumayos yung hinga ko. First night ng kanyang nasal surgery. At kakain ulit siya para makainom siya na ang... Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. Tawag niya ito. Dapat maluduan ka na ng tsamporado. Mamahal ko magka-tsamporado ka na kami na. Diba? Tsamporado ba? Kahit ano, basta lalab na one. Thank you. Bukas ulit, papakita ko lang sa inyo kung paano ko papakainin ni Archie niya. Luto. Naayos mo yung mga medicines ko. Thank you, ma. Let's be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. Said enough. Ipakita sa kanila, wawa ka. Mukha na ba akong android? Gugu! Di mo pa ba yan nakita? Hindi! First time ko nakita. Sa mata mo namamag. Nakita, hindi ito ganito. Kain ka na. Cut ka na to. Yan guys, ayan ang kanyang second breakfast mula ng Shy. Sa mailalim sa kanyang type beat. Huwag ko tumawa. Pero makikita nyo. Ang inside lang. Kita nyo naman, yun pa rin ang suot. Bawal siya maligo ng 3 days. No? 1 week. 1 week ba? Compress yan. Apo. Kahon cold compress. Ngayon, hot compress na. Para bumaba na yung... Sabi ko kasi sa'yo, huwag kang makikipag-suntukan eh.
Mainit ba? Sakto lang. Feeling ko sakto lang na ganito yung hot compress. Tumawa. Kunyari, tiyatak pa nga pa. The new featherweight champion in the world! Septum mo, septal cartilage. So ideally, it should be here in the middle straight. So more than what we're expecting, nung unang sinasabi ko sa'yo, yung septum mo is naka-deviate ng ganito. Tama? Kaya medyo barado yung daanan mo ng air dito. But when we opened up your nose, your septum is not placed in the middle. Nandito dito siya nagsimula. So, from there, gumanan siya. Lumiko siya papunta rito. OA! Eh di, sobrang OA. Yeah, sobrang OA. Kaya yung bara ng ilong mo, sobra-sobra talaga. Sabi ko, puti na-survive niya ng ganun yung daanan ng air niya. Kasi ang daanan ng air mo dito is only 20% compared dito, dito yung 80%. Okay. Super barado to. Oo. So, unfortunately, we cannot move this area because this is already bone. Bone na to. So what I did on the side view, tinanggal ko tong part na to ng septum mo. We call it the septoplasty. Para itong deviation mo is nasa ibabaw na lang siya. Dito na lang siya nakaharang. And then itong part ng harapan na to, I put it from there, nilagay ko siya dito sa gitna. Okay? So yan, straight na siya. Pero ito, hindi natin siya 100% na ibalik. Ito, nakorek ko to, napaderecho ko siya ng ganyan. Pero hindi ko kasi siya pwedeng putulin dito para ilipat dito. So ngayon, ang masasabi ko sa breathing mo, more or less, this would be around 35%. This is 65%. So better. Naramdaman ko naman eh. Oo, naramdaman mo na siya. And yung deviation from front view, mas hindi mo na siya makikita. Okay. Why? Itong cartilage na to na tinanggal ko dito, I remove it, and then nilagay ko siya dito sa may harapan. Okay. Okay? Yan, nilagay ko siya dyan. And then that gave me na medyo diretso na tong harapan mo. Kasi from your nostril dati, kunyari ito yung lips mo, no? Pati yung start ng columella mo wala sa gitna eh. Oo. Di ba? Oo. Parang kung ito yung midline, kunyari ito yung lips mo. Ang nose mo dati, yung butas na to, nakatilt siya dito. So parang dito nag-start yung nose mo. Di ba? Opo. Kasi nga yung septum mo from the top view, nag-land siya dito. Diyan siya bumagsak. Kaya ka nahihirapan. Okay. So what I did, katulad ng sinabi ko sa iyo, I put a spreader graft dito, tapos tinahi ko siya doon, tapos sinandwich ko siya tinahi. Para mag-fall siya dito sa harapan, sa gitna. Tapos naglagay tayo ng cartilage dito sa may side, tsaka sinuture together. Yan. Para somehow, makuha ko yung gitna. Nung sa tip, gitna din nung sa lips. Kasi dati, yung lips mo, hindi nakasentro dun sa taas ng tip. Naka-ganun siya, naka-lipsa. So, aside from that, syempre matibay na yung tip mo. We put the structural support there. Naglagay ako dito ng konti para magkaroon ng definition. And then, since yung top view natin, hindi natin siya totally na idiretso ito, kinuberan ko siya ng Gore-Tex. Okay. Para ang makikita mo ngayon on front view is the Gore-Tex. Not the cartilage anymore. Plus,
Ang problem dito, nung dinerecho natin siya. Kailangan ko pala talaga yung kailangan, oo. Oo, kasi magiging tabingi pa. Magiging tabingi pa din siya. Although mas less sana, pero ito, nung nagkaroon tayo ng correction dyan, meron kang depression dito, may lubog. Uh-huh. Kasi dyan nakaliko dati yung cartilage eh. Uh-huh. Okay? So, nung nakaliko dyan yung cartilage dati, tinanggal na natin. So, naglagay din ako dito ng cartilage from your ear. Sa part na to. Para mawala yung depression na yun. Kasi dati, walang laman yun eh. Okay. So, ngayon, nagkaroon na siya ng laman dun. Kaya matagal yung surgery natin. Uh-huh. Kaya, ayun, medyo straight naman na to. Kumbaga, hindi pala straight. Nasa midline na siya. Okay. Sa midline. Yun yung, kaya, hindi ko alam kung napansin mo nung natutulog ka na. Tapos na, nakakover na lahat. Nakatanggal na ako ng gown ko, ng gloves ko. Nung sinecheck kita sa malayo, sabi ko, parang may mali. Bumalik pa ako ulit. Uh-huh. Tinanggal ko yung suture na iba, tapos tinahi ko ulit. Kasi I was trying to improve pa eh. Kung kaya pang i-improve. So, so nakadalawa kang tahi? Yeah. Mm-hmm. Okay. Tinanggal ko yung mga stitches. And then bumalik ako ulit para i-restitch. Hi guys! So, this is day 6 ng aking rhinoplasty journey. And huwag na kayong mag-judge na ang haggard ko kasi nagsi-7 days na ako na walang ligo ng hair. So, tsaka sa face, unas-unas lang. So, ayan. Hindi ko pa rin nagagalaw yung upper lip ko kasi natatakot ako na baka bumuka yung mga tahi ko. Eh, bukas na ako tanggalan ng mga stitches. So, ayun. Almost bumalik naman na sa dati yung mukha ko. Hindi na siya yung para akong mabubulag na sa maga. Pero, ayun. Namamaga pa rin yung mga dito ko eh. Like, maaabot pa siya ng mga few months bago siya talagang yung fully healed. But right now, ito na yung naging itsura ko. Nakakatawa kasi, sabi ni Archie, sobrang bagay daw sa akin ng malaking bisngi. So, ayan. Sana hindi na pala matanggal yung maga. Anyway, ayun. Ayun yung mga improvements ko after the past few days. Parang nakakasalita na ako kahit paano. Mahapdi pa rin siya kapag pinipilit kong magsalita ng madami. Kaya as much as possible, talagang pahinga lang. And nakakakain na rin ako ng sandwich. Kasi nung mga nakaraan, parang mga soup lang talaga yung pwede kong kain. Naliliit lang talaga yung pwede mo kainin. No! That's mine! Hindi siya natutulog dito. Ngayon lang siya pumunta dito. Dahil walang nag-aalaga sa kanya. Ganun ko ang sinapal. Super lahan-lahan. Update ko kayo tomorrow. Excited na ako tomorrow. Medyo kinakabahan lang ako kasi alam ko medyo masakit pagkatanggal yung mga stitches. Pero ayun na yung start na tatanggalin to. Hindi makikita na natin kung ano talaga yung naging result nung aking rhinoplasty. Hi guys! So, we're back at the clinic. Last day nito. Tapos tatanggalin na din siya ngayon. So, sobrang excited ako kasi hindi na ako komportable dito. Talagang gusto ko na siyang matanggal. Like, inantay ko talaga tong araw na to para tanggal na siya. And eventually, makita ko na rin yung result. Though hindi pa naman siya final, pero at least may idea na ako kung kahit pa paano yung itsura niya. So, ayun.
tatanggalin na yung mga stitches na yan. And hopefully, sana makahinga na ako ng maayos. Kasi actually, maayos na yung hinga ko. Kaya lang, ang problema, naiipit niya pa. So, hindi ko pa fully magawa yung hinga ko talaga way before pa. So, ayun. Taas lang. Yan, tapos hindi ko sinuper ni Bis kasi ayaw natin ang halatang halatang. Ano? Kunti lang yung emotions na guys. Kasi hindi pwede. Pero, Ludo, ang saya ko. Alam mo, kinakabahan kasi ako eh. Parang, kasi nang meron pa siya, niisip ko, shit, parang ang taas. Yeah, yeah, yeah. Or, Duk, ako to. Yeah. Antay ko pa siyang mag-iil. Yes, oo. Mas lalong... Yes, oo. Wala na yung nakaligo dito. Oo nga. Ayan. Siya si Dr. Spark sa Instagram. Tapos lalagay ko yung details niya dito. Yes. Doc, thank you so much! You're welcome! Nahirapan ka ba sa akin, Doc? Sobra. Pero Doc, thank you. Thank you. Thank you din po sa inyo. Thank you.